sa atin mga idol. Ah! Yun mga ka-idol. So magpakulo tayo ng tubig kasi gagawa na naman tayo ng ice cream. So ngayon mga ka-idol, papakita ko sa inyo talaga yung saktong sukat ng tubig para sa ating kasaba, para sakto siya sa lapot talaga. Hindi siya malabnaw at hindi naman talagang sobrang lapot din. Talagang saktong sakto lang siya. So ayan. So ito mga ka-idol, itong tabo na to. Yan, papansin niyo yung tabo na yan. Sobra ano to, sinukat ko to. Nagkuha ko ng 1 liter kanina na ano, tapos nilagay ko dito yung tubig. Hanggang dito yung tubig, hanggang dito yan. Yan lang. Yan lang siya. Hindi siya puno kasi pag puno yan, sobra siya sa 1 liter. So, susukatin natin para hindi talaga kayo maligaw sa tubig kasi napaka-importante kasi yung tubig mga ka-idol na pakuluin natin na sakto sa sukat talaga. Kasi yung iba kasi minsan hindi maisakto sa tubig yan, kaya minsan malabnaw, tapos minsan naman sobrang lapot. Kaya pag sobrang lapot, mahirap din. Mahirap. Ito yung tubig ko. Tubig tayo. Sukatin natin yan. So yan mga ka-idol, ganyan kadami. 1 liter yan. Ayan o. Kita nyo. Yan. 1 liter yan. Pero kung ano mga ka-idol, kung mayroon kayong sukatan talaga na 1 liter, pang 1 liter siya, mas maganda, mas yan. Ilagay natin mga ka-idol ha. Oh. 1. Yeah. 2. Yeah. 3. 4. 5. 6. 7. Yeah. 7 litro mga kaidol yung tubig natin papukuluin. Yan. Sindihan natin mga ka-idol. Ayun. Ah. Ito yung mga pinamalingkin natin mga ka-idol. Ingredients. Yan. Para. Okay. Gata. Asukal. 2 kilo yung asukal natin mga ka-idol. Kaya yung tubig na pinagulo natin, 7 litro. Yan, kalating kasaba. Tapos yung asin, ano, 6 na kilo yung asin mga ka-idol. Gata. 2 kilo mga ka-idol ang gata natin. Tapos yung milk boy, kalating kilo mga ka-idol. At isang condense. Yan. Alaska original. So yan mga ka-idol, ilagay na natin yung kasaba natin. Kalating kilo yung kasaba mga ka-idol. Yung isa lang muna, yung isang gata lang muna ilagay natin dyan. Ayan. Natin. Ayan. Kailangan mga ka-idol, haluin ang haluin talaga. Ayan o. Ayan. Ah. Para tunaw talaga yung ano, yung kasaba dyan. Tunaw talaga siya. Yan. Kunin natin yung pinakulo natin tubig. Sa atin mga ka-idol. Ah! Eh.
Tapos natin. Ganyan mga ka-idol. Yan. O, di ba? Kita nyo. Ayan, talagang saktong-sakto talaga. Kaya kailangan dyan mga ka-idol talaga yung tubig. Napaka-importante talaga yung tubig na sakto sa sukat para sa kasaba na lulutuin natin. Kasi magkaiba-iba yan mga ka-idol eh. Iba-iba ang sukat nito eh. Kasi kung magluto ka ng kasaba na 3/4, siyempre yung tubig, dagdagan mo din. Halimbawa, ito, 7 liters yung nilagay natin, kalating kasaba. Kung 3/4 yung kasaba na lutuin natin, siyempre, susukatin mo din yung ano, siyempre may 1/4 na kasaba na dagdag. Siyempre, susukatin mo din yun kung ilang litro yung sa 1/4 na kasaba. Sa 1/4 na kasaba, 3 litro. So, bali, idagdag mo. Dagdagan mo ng yung 7 litro para sa kalating kilong kasaba. Dagdagan mo ng 3 para maging 10 para sa 3/4 na kasaba na yun. Yan. Ba mga ka-idol, oh? Kita niyo ba? Yan, oh. Ganyan talaga ang ano niya mga ka-idol, yung lapot ng kasaba ko pag magluto ako ng kasaba. Kung kuha ko talaga yan. Napaka ano yan mga ka-idol, napaka gandang gawin. Napaka dali siyang gawin na ice cream. Pag ganyan mga ka-idol. Oh. Pero kung sobrang lapot mga ka-idol, susun ako po. Hindi pwede kasi mahirapan tayo. Tsaka yung ice cream, hindi rin maganda yung ice cream. Nahirapan ka ng gumawa, tapos yung ice cream mo, hindi pa masyadong umalsa kasi sobrang lapot yun. Sobrang lapot kasi mga ka-idol. Pag masobra na kasi sa lapot din, hindi na angat yung ice cream mo, hindi na alsa eh. Alsa mo siya po, kunti lang. Wala ka na magagawa. Hanggang doon lang talaga siya. Yan, napaka-importante yung mga ka-idol na para sa ating gumagawa ng ice cream. Sa mga ano dyan, sa mga siguro, sa mga baguhan, tapos gumagawa sila ng ice cream. Kasi marami kasing talagang nagko-comment sa mga video natin na mga ganun, na problemado sila kasi yung ice cream magaspang, tapos minsan may ano naman, may nagko-comment naman na hindi malsa, ganun. Basta marami mga ka-idol na ano, hindi ba perfect ba? Hindi perfect yung paggagawa. Ganun talaga yan mga ka-idol, sabihin ko sa inyo. Ganun talaga yan kasi siyempre first time mo, halimbawa baguhan ka. Ganun talaga, hindi mo perfect yan talaga na yung ice cream na ano talaga, magandang ice cream. Hindi mo perfect yan. Kahit tama yung sukat ng ingredients mo, yung mga asukal, mga gatas, milk boy, kahit tama yan, doon ka naman sa pagproseso mo kakamali, o kaya hindi mo talaga maano makakuha yung tama. Tulad dito, yung sinabi ko nina, yung tubig. Mas maganda talaga pag may ano kayo, may tawag nito, yung sukatan ng litro mga ka-idol. Mas maganda para masukat nyo talaga. Huwag kayong ano, huwag kayong gumawa ng ice cream na yung halimbawa pag baguhan pa lang kayo, siyempre hindi pa kabisado yung ano, hindi nyo pa tansyado. Huwag lang kayong basta-basta maglagay ng tubig, pakuluin nyo, ganun. Dapat ano talaga, kasi masayang mga ka-idol eh, yung ingredients natin. Tulad nyan, napakamahal na yung mga ingredients na yan. Masasayang lang kasi. Ay, hindi naman masayang kasi, hindi naman maano yan. Pero ano ba, yung siyempre, pang ano to eh, pang hanap buhay natin to eh. Miss na matuwa tayo dahil mayroon tayong panghanap buhay. Sira-sira pa. Wala na.
Dapat mga idol. Sa panahon ngayon, dapat kumita tayo eh. Kailangan kumita tayo. Mayroon pa lang nagsabi sa akin na ano, nagtatanong sa akin kung walang gata tapos ibap ang ipalit. Pwede naman siya magiging ice cream pa rin, pero napakalaki yung ano, napakalaki yung diferensya, kasi yung ibap kasi hindi siya masyadong umalsa, tapos kunti lang yung ice cream mo, hindi siya kagaya sa gata na maganda talaga yung ano, ice cream. Lalong-lalo na pagka makina, sa makina nyo lulutuin yung ice cream tapos ibap yung gamit nyo. Hindi talaga siya alsa, mga ka-idol.